Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay i-update ko ulit kayo. So ipapakita ko yung mga succulents ko dito na nakatanim sa planter pipe, sa mga ganito. Ayan. So ito nga pala sila ay nilagyan ko ng fertilizer noong springtime. So mga bandang April or May, mga ganong buwan. So gusto ko ipakita sa inyo kung ano na yung hitsura nila pagkatapos ng summertime. Ito sila dito lahat, binigyan ko ng fertilizer nung springtime. At meron akong isang planter pipe dito na binigyan ko ng maraming fertilizer para mabilis silang lumaki. So ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano na yung kanilang hitsura ngayon pagkatapos ng summertime. So springtime ko lang sila binigyan ng fertilizer. Pagkatapos noon, wala na silang fertilizer hanggang ngayon. So ngayon is medyo hindi na masyadong mainit. Kasi nasa autumn na kami, although sa tanghali mainit pa rin, pero sa madaling araw tsaka sa gabi, medyo maano na siya, malamig-lamig na. So kung nakikita ninyo, nagbabago na rin yung kulay nila. Ayan, nagiging pula na, lalo na tong si Robra. Mayroon pala akong malaking Robra dito ulit. Ayan, malaki na siya guys. Tapos yung nasa gitna is naipit na. Meron ako ditong tinanim sa pinakagitna na rosea na hindi nakita. Namatay na siya dahil naipit na at eto na lang naiwan. Wala na yatang naiwan guys. Yung rosea natin sa gitna. Wala na. Yan. Naipit na siya. Ito na lang yung naiwan. So, mayroong maraming baby ang ating Mira dito. Tingnan ninyo si Mira. Pumupula na siya, guys. At itong, ayan. Nagka-stem rot siya. Yan, ang ganda ng kulay, oh. Mapula na siya, guys. Nagka-stem rot yung baby niyang isa. So, ang laki na niya, guys. Tingnan ninyo. Sobrang laki na niya. Ang bilis lumaki nitong Mira na to. Yan, merong natanggal na dahon. So, ang dami niya. 2 heads to siya nung tinanim ko dito. Ngayon, may mga baby siya naglabasan. Ayan, oh, eto. Tsaka, nandito rin. Tapos, etong isa rin na nagkaroon ng stem rot. Kinain pala siya. Hindi siya nagkaroon ng stem rot. Kinain siya ng langgam. Ayan, mayroong pinagkainan. Kaya siya natanggal sa mother plant. So, ayan, napaka-crunchy ng dahon. Kasi dito banda is, nakaka-receive to ng tubig kapag malakas yung ulan. Ayan, kasi nasa gilid siya, kaya meron din siyang mga mushy leaves. Ayan, pero so far okay siya, hindi siya nasira. Tapos ito ang ating apus. Ayan, ang laki na ni apus dito. Tingnan niyo yung kamay ko, diba? Sobrang laki ni apus. So ito siya, binigyan ko ng fertilizer pero hindi masyadong marami. Ayan, tapos ito, ayan, lalo na to guys, oh. So, ito siya. Wala akong propagation nito. Ito. Ang laki na niya. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Mayroon siyang mga baby. Ayan, oh. So, ang mother plant nga pala nito ay namatay na. So, ito siya ay propagation from leaf lang. So, tingnan ninyo. Ayan, oh. May baby siya sa ilalim, oh. Nagsikipa na yung baby niya, oh. Naipit na. Ayan, ang laki niya. Tingnan ninyo yung kamay ko. Ayan, diba? Tapos ito, 1 head lang to siya. Meron na siyang mga babies. Tapos meron na rin ako ditong tinanggal na isa. Kaya lang namatay siya nung nilagay ko doon sa bukid. Namatay siya. So, ayan. Kumukulay na rin yung dahon niya. Diba? Kumukulay na siya. Tapos ito si Pink Frill. Para siyang bouquet. Nasa pot siya. Hindi ko na siya tinanggal sa pot. Ayan o. Oh. Binaon ko lang yung kalahati ng pot. Kung nakita ninyo, ayan. Binaon ko lang yung kalahati ng pot. So, para siyang, guys, bouquet dito. Tapos, ito naman ang ating malaking takasago no uki na. Tumagilid siya. Ay, para siyang kinain. May kumain sa kanya, guys. Tingnan ninyo, nasira yung dahon niya sa gitna. Pero okay naman, buti na lang at hindi napuruhan sa pinakagitna. Yan. Tumagilid siya. Papunta siya sa likod, hindi siya paharap. Dahil, tingnan natin bakit. Bakit
pumunta siya sa ano, yung dahon niya sa flower stalk, meron na rin baby, ayan o. So, meron pala siyang babies dito sa harap. Ayan, ang dami yung baby sa ilalim. Ayan, mayroong 1, 2, 3 na malaki, tapos meron pang palabas na maliit. So, marami siyang babies. Tapos, itong mga dahon na to ay galing sa Busan. Ayan. Nilagay ko dito. Pero na rin, ano, pimple. So, mamaya, i-collect ko yung mga nagkaroon na ng pimple para itanim natin, gawing propagation. Ayan. Yung iba, nasira. So, ayan, guys. Ang laki niya. Ayan. Tingnan ninyo yung kamay ko. So, ganyan siya kalaki, guys. And, ito na yung binigyan ko ng maraming fertilizer noong springtime. Ayan na yung naging resulta niya. Tapos dito, kung naalala ninyo, may malaking ganito dito, musan. So, yung musan na nakalagay dito ay nagkaroon ng stem rot and then namatay katulad nito. Ayan. Nasira yung ating musan. Ito is si Leticia. Namatay na rin, nagka-stem rot. So, ayan na yung hitsura nila. Ito yung binigyan ko ng maraming fertilizer. So, after ng summer, ito na yung hitsura. Sayang at malaki na sana at nag-lash na siya. Kaya lang, nagkaroon siya ng mga stem rot yung musan dito. And then, nasira yung ating, ano, nagkaroon siya ng mga ganito, oh. Itong aking Peach Boy. Ayan, si Peach Boy to. Tapos yung meron siyang, ayan o. Oh, may bago siyang rosette sa gitna. Ayan. Ito siya, parang kinain yata to siya, guys. Kasi yung gitnang rosette niya ang nawala. And then, ayan. So, ang naiwan na lang dito na malaki ay itong ating Rejoice. Tapos meron na namang pinagkainan. Ayan. Diba? Pinagkainan. Ito na lang yung naiwan na malaki. Tingnan niyo yung kamay ko. Sobrang laki niya, guys. Diba? Tapos marami siyang baby sa ilalim. Ayan. Masikip na yung baby niya sa ilalim. Tapos dito si Musan. Marami na sanang baby. Kaya lang nagkaroon ng mga stem rot. Tapos ito yung mga baby niya na kinuha ko doon sa mother plant. Ayan. Meron na siyang bagong roots. So, ito yung mga dahon ni Musan. Ayan. Meron na siyang bagong baby na rin. Tapos, ito rin. Musan din. Ayan. So, ito na yung hitsura latest ni Musan. Na yung malaking Musan dito. Ayan. And then, ang ating Prolifica. Tapos, ito, ang dami din nitong baby. So, ang mga baby niya ay nagkaroon ng mga stem rot. So, nandito siya. Ayan. Yung mga babies niya. Nagkaroon ng ganito, oh. Ito siya, yung nakakonek sa mother plant. Ito. Ito yung nakakonek sa mother plant, papunta doon sa pinaka-ilalim. And then, nagkaroon ng stem rot. So, ayan, meron na siyang bagong roots. Mula nung natanggal siya sa mother plant. And then, maganda din yung kulay niya, guys. Oh. Tingnan nyo. Yan, oh. Ito yung nanay, ito yung anak. Diba? Napakakulay ng anak. So, sa tingin ko, meron pa rin fertilizer dito. Kapag diniligan ko siya or nabasa siya sa ulan, yung fertilizer natutunaw. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumukulay. Meron pa rin natira na ano, kasi bihira lang naman tayo magdilid ng succulents, kaya yung fertilizer na nilagay ko, unti-unti lang siyang natutunaw. So hanggang ngayon, meron pa rin siyang fertilizer kasi yung kulay niya ay green na green pa rin. Tapos ito, tingnan ninyo, na hindi na siya nakatanim. Diba? Pumupula na siya. Halos lahat ng baby niya na natanggal galing dito ay makulay na. Ayan o. So ito yung mga baby, pinatong ko dito para ma-dry yung ano niya, stem niya. At ayan, meron na siyang bagong roots. Ayan, may mga roots na nabago. After 3 weeks, meron na siyang bagong roots.
So, itanim na lang ang kailangan sa kanya. Tapos, ito yung ating mga, jelly beans dito. Maano na rin siya, guys. Makulay na rin siya ngayon. Ayan, unti-unti na rin siyang kumukulay. Dito banda, parang nagkaroon siya ng mga mushy leaves. Oh. Nag-dry dito banda. Pero dito, oh, napaka-lush dito banda, diba? Tapos, meron din ako ditong tinanim na peach boy na maliit. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya lumalaki. Ayan. Meron na mga damo-damo. Ayan, oh, yung peach boy. Tapos, meron din dito, ayan. Hindi pa rin siya malaki hanggang ngayon. So, yan ang ibig sabihin na walang fertilizer. Kung naglagay man ako ng fertilizer dito, dahil nga sa lupa ay napakabilis mag-dry, dahil may halong rice hull, so napakabilis niyang mag-dry. Marami kasing rice hull ang nilagay ko dito, kaya siguro hindi siya masyadong nakakainom ng tamang tubig, kaya hanggang ngayon hindi siya malaki. Maliit pa rin siya. Kahit ito, oh, hindi pa rin siya sobrang tangkad. Yan. Tapos, ang taba ng ating Mindoze dito. Tingnan ninyo. Sobrang taba ng ating Mindoze. Ano? Nag-lush na siya. Itong ating Mindoze. Tapos, meron tayo ditong Mira sa harap. Dahil ang dami ko talagang Mira. Yung mga baby na natanggal, tinatanim ko kung saan-saan. At ito rin, isa rin to. Yan, nag-start na siyang pumula. Tapos, ito is si Clavata na nagkaroon ng stem rot. Ayan, si Clavata. Pero dito, ayan oh, may spider web. Ayan, tanggalan natin ng spider web. Ayan oh. Kumukulay na rin. Ito siya guys, nakapatong pa rin hanggang ngayon. Ayan. Si Robra. Nakapatong pa rin siya hanggang ngayon. Kasi meron ako ditong tinanggal na frill. Yung takasago no okay na. Yung malaking frill. Ayan. Ayan. Meron dito nakalagay. Tapos tinanggal ko at tinransfer ko siya sa pot. Tapos hanggang ngayon, hindi ko pa nalagyan ng bagong lupa dito sa gitna. Tapos meron akong kinuha na Robra doon sa kabila. Pinatong ko lang dito hanggang nagkaroon siya ng ugat. Ayan. Meron na siyang mga fresh na ugat. Oh. Tapos meron siyang pimple sa ilalim na palabas. Ayan. Oh. Ayan sa ilalim. Ayan. So pinatong ko lang siya dyan. Ayan. Kumukulay na siya unti-unti. Tapos, ayan. Lumaki na yung ating, kalimutan ko kung anong pangalan niya. Ayan. Ang laki oh. Ang ganda ng dahon niya guys. Ang kapal ng farina. So hawakan ko yung dahon niya ha. Kung gaano kakapal yung farina. Ayan. Diba? Napakakapal ng farina niya. So mayroon na siyang mga baby sana dito. Kaya lang nagkaroon ng stem rot. Kaya katulad nito. Ayan. Meron siyang isang baby dito na nilagay ko lang. Ayan, ito siya, nakakonect siya dati dyan sa mother plant. Tapos nagka-stem rot siya, pati yung pinakagit ng rosette, ito, nice, nasira. Tapos ito, mga baby na lang yan. Ayan, ito yung pinakagit ng rosette, ito. Tapos yung pinakagit na nasira, ayan, ito na yung naglabasan. Meron siyang apat na baby. Ayan, nakatago siya dito, kasi pinatayo ko dito. Ayan. Yan, ang laki ng stem, pero wala siyang baby. Diba? Meron na siyang mga baby na naglabasan dyan. Eto, tapos doon sa kabila. Ayan. Mga babies niya. Tapos ang ating Agavoides Miranda dito. Malaki na rin yung baby niya. Ang tigas ng dahon. Yan, merong ano dito. Tanggalin natin ito. Ito din, dati dito din siya, nakakonect siya dito. Yan, nagkaroon kasi siya ng stem rot. Ayan, tinanggalan natin ng stem rot. So, nagkaroon siya ng bagong, roots. Nagkaroon siya ng bagong roots. Ayan. Ayan, marami siyang fresh roots. And ito yung ating Agavoides Miranda. Ayan, malaki na rin siya.
Ito siya dati nakatanim sa aking, yung lumang mini greenhouse ko, doon siya galing. Tapos inuwi ko dito at dito ko siya tinanim sa planter pot. Yan, malaki na rin siya. Although yung dahon niya is merong mga damage, pero okay lang yan kasi yung bagong dahon niya ay gumaganda naman. So as long hindi siya nagkakaroon ng mga mushy leaves, ay okay lang yan. Yung mga ganito sa dahon, no problem. Tapos ang ating moonstone, ayan oh, meron siyang ano, siguro naipit to. Feeling ko naipit to kasi yung mga dahon niya sa ibaba napakataba. So ito naipit lang to. So hayaan na natin, antayin na lang natin siyang mag-dry. So obserbahan lang natin, baka hindi pala siya naipit, meron pala siyang stem rot. So oobserbahan natin. Kapag itong dahon na to ay mas lalo pang siyang dumami, ibig sabihin meron siyang stem rot. So kailangan natin siyang i-head cut para maagapan yung stem rot kapag dumami pa to siya. Ayan. So sa ngayon, i-observe lang muna natin. Hayaan muna natin yung kanyang mushy leaves, baka lang na ipit. Pero kung hindi siya naipit, meron talaga siyang stem rot. So, i-head cut natin para maagapan natin yung eto, tsaka yung pinaka baba. Yan. Tapos, meron tayo dito ang Agavoides crossplidonis na malaki na rin siya. Yan. So far, wala pa siyang baby. Lumaki lang siya, guys. Ayan. And then, yung ating pretty and pink dito. Ayan, tingnan ninyo yung aking pretty and pink. Nakinalbo last year. Hindi naman siya totally kinalbo. Kinatings lang. Marami lang ditong tinanggal na mga eto. So, eto na siya ngayon, guys. Yan, ang kapal na niya, oh. Tapos, ang ganda ng kulay niya ngayon. Nag-ano na siya. Nagiging orange siya. Hindi siya pink. Para siyang orange, tingnan yung kulay. Tapos, ito yung mga hinedcut. Hinedcut ng kapitbahay namin. Nanghingi siya dito. So, pina-headcut ko na lang sa kanya. Kasi, mabilis lang din naman siyang magkaroon ng mga baby sa stem. So, sabi ko, i-headcut na lang. So, ito yung mga hinedcut niya. Ayan. Tapos, ito. Yan. Tapos, ito. So, mas lalo siyang dumami. Ito rin, oh. Ayan. Hinedcut niya to. Ito rin. So, mas lalo siyang dumami. Diba? Mas lalo siyang nagiging lush pagkatapos i-head cut. Ganda niya tingnan. So kahit ito lang yung succulents na mayroon ka, tapos ang bilis pa niyang paramihin, pwede mo siyang i-propagate sa dahon, pwede din sa cuttings kapag medyo humaba na yung stem sa ilalim. Ayan, pwede mo nang i-cuttings and then mag-aantay ka lang ng ilang buwan, magkakaroon din siya ng bagong baby katulad nito. Ayan. So, mga ilang baby yan sa isang stem, di ba? Ang bilis paramihin. So, ayan. Ang ganda ng ating, ano dito. Ayan, paikot. Ang ating pretty and pink. So, dito banda, hindi siya rain or shine kasi mayroon siyang takip sa ibabaw. Ayan. So, paminsan-minsan, siguro dalawang beses ko lang siya tinanggalan neto para mabasa sa ulan. Pero, kapag sunod-sunod yung ulan, binabalik ko talaga agad yung itong cover nila sa ibabaw. So, matagal na tong cover na to. Siguro, mga 3 taon sobra na to, itong cover sa ibabaw. And, ito na yung resulta ng ating, ano, sino ba to? Si Topsy Turvy pala. Ayan, si Topsy Turvy natin. So, halatang hindi na masyadong naalagaan. Ito nga pala yung uod. O, tingnan ninyo. Kung maselan kayo, wag nyo na lang tingnan. So, ito yung kumakain ng, ayan o, kumakain ng dahon ng inyong succulents. Ayan. Meron din dito. Ito. So, kailangan ko natanggalin yung mga bulaklak niya kasi pinamahayan na ng mga kung ano-ano. Meron ding molds. Ayan. Para hindi na dumapo sa ibang halaman yung molds. So, ayan o, pinagkainan o. So, ngayon ko natanggalin to. Pagkatapos ko mag-video, i-cuttings ko lahat itong mga, ano niya, flower stalk niya. Ayan, para naman maganda siya tingnan. Kasi makapal na yung ating, ano dyan sa ilalim, Topsy Turvy. Ayan. Tapos, ito si Supreme. Yan, maganda na rin yung kulay niya. Nag-uumpisa na rin siyang kumukulay ngayon. Si Supreme.
Ayan, kumakapal na siya, di ba? Ayan yung ating supreme. Tapos, meron ako ditong head cut. Ayan, kung nakita ninyo. Ayan, pinutol ko yung mga heads niya para magkaroon siya ng bagong baby sa stem at kumapal. Kasi, naglagay ako dito ng mga, yung mga luma kong mga lupa. Dito ko nilagay. Ayan. Kasi medyo bumaba na yung lupa dito. So, nilagyan ko ng ano. Kung nakita ninyo, basa. Kasi nabasa siya sa ulan. So, ito dito banda, rain or shine. Pati ito. Rain or shine din to. Kung nakita ninyo, hanggang dito lang yung ano. So, nagiging rain or shine sila. Pero so far, medyo tigasin sila sa rain or shine. Itong ano natin dito. Si Supreme. Tapos, ito rin. Mga tigasin. Tapos, meron pa tayo ditong Purple Delight. Ayan, nidcut ko lang yung Purple Delight para magkaroon siya ng bagong baby. Tapos, tingnan natin sa likod. Tingnan ninyo yung ano natin. Oh. Ayan, oh. Si Ghost Plant. Talagang, kaya siguro tinawag siya na Ghost Plant. Kasi, ayan, para siyang ghost. Diba? So, ayan guys, yung latest dito. Latest update sa ating mga succulents na nakatanim sa malaking planter pipe. Ayan. So, ang pinakamalaking damage lang talaga yung binigyan ko ng maraming fertilizer. Ito lang yung malaking damage. Pero okay lang yan. Hindi ko na ulitin yung lupa dito. Ganito pa rin. Kailangan lang natin linisin and then taniman ng bagong succulents. Ayan. Para maganda ulit siya next year. Ito, hindi ko na siya galawin. Pati ito kasi lumalaki naman sila. So, ganyan na lang. And, ayan. So, yun lang guys ang ating latest update dito. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!